Nakuha po yan sa Tikaw Island, Masbate, isa sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Julina. Malakas ang dala nitong hangin, nakita po sa mga hampas ng alon. Inabot ng tubig pati ang bahagi ng pantalan. Yan naman po ang sitwasyon sa Barangay Likuma sa Ormoc, Leyte. Sumuong na sa lagpas hitang baha ang mga residente dahil hindi makadaan ang mga sasakyan. Sa huling ulat, 8 beses na pong naglandfall ang bagyong Julina. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bahagyang humina ang bagyong Julina habang tinatahak nitong ilang lalawigan sa Southern Tagalog. As of 9 a.m., namataan ito sa San Juan, Batangas. Ramdam din po ang epekto nito sa Quezon Province. At para sa update, makakausap natin si GMA News stringer Piwi Bacuño. Piwi, kumusta dyan sa iyong kinaroroonan? Yes, Rafi, magandang tanghali. Sa ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Atimonan, Quezon, kung saan ay patuloy ang pagbugso ng malakas na ulan na may kasamang hangin ang patuloy na nagkaparamdam sa lalawigan ng Quezon, Rafi. Piwi, yung mga nabahang lugar, bumaba na ba o patuloy pa rin yung pagtaas sa mga tubig dyan, Piwi? O sa ngayon, Rafi, ay baha pa rin sa ilang lugar sa bayan ng Atimonan, Quezon, sa bayan ng General Luna, sa bayan ng Macalelon at ang ilang area dito pa rin sa may 4th District ng Quezon Province. Sa ngayon ay hindi madaanan yung National Highway patungo sa bayan ng Unisan from Atimonan, Quezon sapagkat umapaw yung ilog sa Barangay Talaba, Atimonan, Quezon, Rafi. Ilan yung mga apektado ngayon dyan, Piwi? Sa ngayon, Rafi, sa bayan ng Atimonan ay aabot sa 108 na pamilya ang nasa evacuation center. Samantalang sa bayan ng Mulanay, Quezon ay aabot naman sa 300 pamilya ang inilikas simula pa kahapon. Sa kabuuan, Rafi, ay wala pa tayong eksaktong bilang sapagkat ongoing yung pangalap ng impormasyon ng PDR Aramo ng Quezon sa lawak ng pinsala ng bagyong Julina sa Quezon Province. And I understand, pinutulan ng kuryente yung ilang bayan dyan sa Quezon dahil sa malakas na hangin. Ngayon ba naibalik na yung power supply? Tama, Rafi, sa may Bundok Peninsula, sa bayan ng San Francisco, Mulanay, Katanawan, ay pinutol ang supply ng kuryente kagabi sapagkat lubhang delikado ito dahil malakas nga yung hangin. Pero kanina umaga, bago mag-alas 9 ay binalik na yung supply ng kuryente, Rafi. Ano yung mga pangangailangan nila kung meron man doon sa mga evacuation centers para sa mga gustong tumulong, Piwi? Sa ngayon, Rafi, ay patuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan, sa provincial government, sa tanggapan ng mga congressman dito sa Quezon. Sapat pa naman yung tulong galing sa mga LGU ng bayan sa Atimonan, sa Quezon Province, Rafi. At naipatutupad naman, Piwi, yung social distancing. Alam natin na punuan na rin siguro yung ibang mga evacuation centers. Mas dumami ba yung mga evacuation centers para ma-accommodate yung mga nag-evacuate? Tama, Rafi. Sapat naman yung mga classroom na ginawang evacuation center dito lang sa bayan ng Atimonan. Sa isang classroom ay mayroong 2 hanggang 3 pamilya upang masunod yung social distancing ng mga evacuees, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Piwi Bacuño. Bago pa man maranasan sa Southern Luzon ang hagupit ng bagyong Julina, nagpabaha na ito sa Masbate at Romblon sa Bicol Region. Narito po ang report. Maladagat na baha ang dala ng bagyong Julina sa San Jacinto, Masbate, abot hanggang dibdibang tubig. Sumabay pa rin ang high tide kaya inilikas ang 19 na pamilya. Kailangan ng gumamit ng lubid ang mga rescuer para hindi sila tangayin ng alon. May karga-karga pa naman ang iba sa kanila ng mga bata. Sa San Jose, Romblon, pinasok ng tubig ang ilang bahay. Kaya ang ilang gamit, nagpalutang-lutang na. May kasama pang basura. Umapaw kasi ang ilog bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Lumikas na ang mga apektadong pamilya. Sa Sirawai, Sambuanga del Norte naman, bumara sa Imbornal ang mga kahoy at kawayan na inadod ng baha. Galing pa ang mga ito sa bundok at dinala ng umapaw na Panabutan River dahil sa mahigit 3 oras na ulan. Nagtulong-tulong na ang mga residente para ligpitin ang mga kalat. Bumaha rin sa ilang kalsada sa Barangay San Vicente. Nagka-landslide naman sa Arakan, Cotabato. Gumuho ang lupa sa gilid ng highway sa Barangay Katipunan. Nadamay at nagkabitak ang highway.
Pinangangambahan tuloy ng mga residente na baka magtuloy-tuloy ito lalo't nananalasa pa rin ang bagyong Julina. Ito rin daw ang daan papuntang sentro ng bayan. Lunes pa lamang ng gabi simulang naramdaman na po ang pananalasa ng bagyong Julina sa ilang lugar sa Visayas. Balitang hatid ni Chino Gaston. Sa lakas ng ulan at hanging dala ng bagyong Julina, naggalat na mga nagtumbahang tent sa labas ng Borongan City Hall. Nagsasayawan ang mga puno kasabay ng pagbayo ng ulan. Kuha ito pasado alas 11, isang oras matapos ang unang landfall ng Typhoon Julina sa bayan ng Hernani. Nawalan din ang kuryente sa lugar. Malakas din ang ulan at bugso ng hangin sa isla ng Zumarraga sa Samar. Malapit ito sa Daram Samar kung saan tumama ang ikalawang landfall ng bagyo. Kahit nasa loob ng bahay ang uploader, maririnig ang kalambag ng mga yero. Halos tangayin ang bubong ng bahay dahil sa lakas ng hangin. Ang loob ng bahay, pinasok na rin ang tubig. Ayaw na, kuha na kay mga bungkag na tanan diya sa ilawom. Perwisyong baha naman ang problema ng mag-anak na ito sa Albuera, Leyte. Malay ka ba niyo? Pinasok ng tubig ang bahay dahil sa umapaw na kanal. Ramdam sa bayan ng Kapuokan ang malakas na ulan at hangin. Ganyan din sa Tacloban na nagdulot pa ng baha sa ilang kalsada. Sa Ormoc naman, 60 residente ng Barangay San Isidro ang inilikas ng Coast Guard dahil sa pagbaha. Tumaas din ang level ng tubig sa Anilaw River. Rumaragasa naman ang kulay tsokolating ilog sa Barangay Kamandag sa bayan ng La Castellana. Hirap sa pagdaan ang mga residente sa lugar. Wala na rin makadaang motorista sa ilang kalsada sa Bugasong sa Antique. Hanggang tuhod kasi ang bahang nagpalubog na rin sa ilang palayan. Hanggang bewang pa ang taas sa ilang residential area. Sa Masbate, pabugso-bugso ang hangin sa Palanas na katabing bayan ng Dimasalang kung saan naglandfall din ang bagyo. Sa San Francisco, Quezon naman, isang spillway ang nawasak ng rumaragasang tubig. Hindi ito madaanan ng mga motorista at ng mga residente. Malalaking alon ang dala ng bagyong Julina sa pampang ng Sorsogon. Suspendido ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat tulad ng Roro. 40 naman ang stranded sa Tabaco Port sa Albay. Habang sa Del Gallego, Camarines Sur, maraming sasakyan ang naipit sa masamang panahon. Chino Gaston, GMA News. Makibalita naman tayo sa sitwasyon sa Masbate. Makakausap natin si GMA News stringer Hener Magbohos Jr. Magandang tanghali sa iyo, Hener. Yes, Sir Rafi. Good morning. Kumusta na yung sitwasyon dyan sa Masbate? Sa yun, Sir Rafi, normal nang ang biyahe ng mga barko, maging mga maliliit na bangka sa buong probinsya ng Masbate. Medyo napuputol ka lang. Ano yung binalita mo? Bumalik na yung biyahe ng mga barko? Normal na ngayon ang biyahe ng mga barko, maging mga maliliit na sasakyang pandagat dito sa buong probinsya ng Masbate. So yung mga stranded, nakabiyahe na sa ngayon, Hiner? Wala naman tayong therapy na monitor na nagkaroon ng stranded dito sa Masbate. Pero yung alam natin na nagkaroon ng mga stranded sa mga ng Albay, Sorsogon. Okay. At bumalik na ba yung kuryente dyan sa inyo? Sir Rafi, sa sunod ng Masbate, balik normal na yung supply ng kuryente. Actually, kahapon, alasing ko ng hapon, naibalik ang kuryente. Doon sa isang parte ng bayan ng Masbate, kasulat ng wala pa rin kuryente sa ngayon. Gaano ba kalakas, Hiner, yung naranasan yung hangin at ulan dyan sa Masbate pagka-landfall nitong bagyong Julina? Actually, si Rafi, yung pag-landfall ka po ng bagyong Julina, yung bandang alas 11 ng umaga,
Ramdam yung lakas niya, ngunit yung ulan niya ay hindi ganong malakas. Yung hangin lang ang masyadong malakas. Mm, sa pagkakaalam ko, bumaba ng bagya, hindi ba? Yung tropical, naging severe tropical storm na lamang itong bagyo nung tumama sa inyo. So ngayon, kumusta yung lagay dyan sa Masbate? So far sa ngayon, okay na rin naman ang sitwasyon dito sa Masbate. Yung nga lang ang problema natin dito ngayong kuryente na may mga lugar na wala pa rin supply kaya sa yung mga kuryente, mga kampi ng kuryente na naputol, yung mga poste ng Masinpo, yung Masbate Electric Cooperative yung nga na tumba. Nagkukuhan lang yung meron tayong natanggap na informasyon tungkol dito sa mga nawawalang pangisda sa bayan ng Masbate. Ilan yung mga mangisdang ito, Hiner? Base sa nakuha nating impormasyon, maraming mangingisda ang nawawala na binabalidit ngayon ng LGU ng kabayan. At kapag ito ay nakumpirma na nawawala nga, ay saka pa lang sila magkasagawa ng search and rescue operation dito sa mga sinasabing nawawala. Paumanhin, Hiner, medyo napuputol yung linya mo. Ilan ulit yung mga mangisdang posibleng nawawala? Lima. Okay. Yes, sir. At may mga residente bang nangangailangan o lumikas at kailangan pang or bumalik na sa kanilang mga tahanan? Ilan yung mga nag-evacuate? Yes, sir. Ate, yung center sa ngayon, nakapangbalik na lahat ang mga ito sa kanilang mga bahay. Tinga na wala nang mga laman yung mga evacuation center. Okay, so ang inaabangan na lang natin yung posibleng nawawalang mga mangisda na biniverify pa. Maraming salamat yes, sa iyo. Okay. Si GMA News Stringer Hiner Magbuhos Jr. mula sa Masbate. Samantala, nakataas po ang signal number 2 sa Metro Manila dahil sa bagyong Jolina. Ang Quezon City nakaranas ng pagbaha at magdamagang pag-ulan. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Nag-iwan ng baha sa ilang lugar sa Quezon City ang pag-ulan sa magdamag. Sa Maria Clara Street, sinuong ng 10-wheeler ang abot-bewang na baha. Nakalusot naman ang truck sa Araneta Avenue, sa Biak na Bato Street at Santo Domingo Avenue. May mga sasakyan na nagmaneobra pabalik. Abot-tuhod ang baha sa Santo Domingo Avenue. Akala namin, sinusundan namin, deso-deso, akala namin naman ang tubig. Kaya pala malalim. Hindi rin madaanan ang bahaging ito ng NS Amoranto Street. May nalubog pa ng sasakyan sa NS Amoranto Corner Don Jose Street. Nakalabas naman ang tatlong sakay nito. Pinagtulungan ng mga residente na maialis ang sasakyan at hinatak ito ng truck. Sa batasan San Mateo Road, dahan-dahan ang mga motorista. Bukod sa madulas, may pagkakataong ding halos mag-zero visibility na. Ang ilang pasahero hirap sa pagsakay sa Pilcoa area. Ang ilan nakalimutang magdala ng payong kaya nabasa. Masasal kapag umuulan kasi kapag hindi umuulan, mahirap na sumakay. Tapos ngayon, mas umuulan pa, basa ka, nahirap ka pa sumakay. Nagpasaplaran lang kami na makasakay kasi konti lang bumabiyahe. Yun nga ma'am, mahirap din sumakay. Katulad dito ngayon ma'am, umuulan. Yun, nagsaplaran kami makasakay na agad kasi inahabol namin yung oras sa trabaho. Kagabi pa lang nakatupi na ang ilang billboard sa Kamaynilaan bilang paghahanda sa bagyong Jolina. Signal number 2 na kasi sa Metro Manila. Mayroon ding ilang itinali para maiwasang masira sa inaasahang lakas ng hangin. Ang water level sa Marikina River, nasa 13.6 meters pasado alas 4 ng madaling araw. Kapag magpatuloy ang pag-ulan at umabot ang sukat sa 15 meters, idedeklara na ng lokal na pamahalaan ang unang alarma, hudyat para bigyan ng babala ang ilang residente malapit sa ilog na lumikas na. James Agustin, GMA News. Nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan. Ayon sa PAGASA, nasa 101.23 meters na ang level ng tubig sa Ipo Dam at patuloy na tumataas dahil sa bagyong Jolina. Lampas na ito sa normal high water level na 101 meters. Inabisuhan din ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa Angat River sa Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan at Plaridel na maging alerto sa mga posibleng pagbaha o flash flood. Makakausap po natin si NDRRMC spokesman Mark Timbal. Magandang tanghali po, Ginoong Timbal. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang tanghali po at sa kay Ma'am
Magandang tanghali din si po Connie sa po ang kasama ko. Sa opo, base si po sa po, yes. Base po sa inyong monitoring, kumusta po ang sitwasyon sa mga probinsya na dinaanan ng bagyong Julina? Opo, ongoing po ang ating damage assessment po sa mga areas na nilipasan na po ng bagyo. At nabalitaan po natin na yung power po na na-interrupt nitong nakalipas ay unti-unti na pong nare-restore, lalo na dyan sa Eastern Visayas at pati sa isla ng Masbate. Nakatanggap po din po tayo ng ulat na umabot po ng 8,600 katao ang mga nagsi-evacuate mula po dyan sa Mimaropa, Region 5, Region 6, and 8. Ito po ay totaling to 1,995 families at 55 evacuation centers po ang ating pong ginagamit para sa kanila. Mm-hmm. So far, Sir Rafi, wala pa tayong napabalitang mga nasawi o injured. At yung napabalitang missing na 12 mangingisda, ating po pong tinutukoy kung ano na po yung status nila as of now. Kasi ongoing pa rin po ang search and rescue operations doon po sa Katbalogan area para sa paghahanap sa kanila. Yes, sir. Nabanggit niyo po yung 12 nawawalang mangingisda. Sa Katbalogan lang po ba yun? At meron po kasing na-reporting sa amin sa Masbate, meron daw 5 nawawala. O, tinutukoy pa po natin yung detalya na yan, Sir Rafi. At so far, ang hawak ko pa lang ay yung 12 na mga mangingisda. Yun pong mga nag-evacuate, may mga bumalik na po ba sa kanilang mga tahanan? So far, sir, yung mga taga-region ay dahil nga umiigil ang panahon, we're expecting na baka ma-release na rin sila sa mga evacuation centers anytime soon. Pero po yung mga nakakaranas pa po ng masamang panahon, mukhang mag-i-stay pa po sila up until such time na lumipas po yung bagyo. Mm-hmm. Inaasahan po ngayong maghapon ay nasa bahagi na ng Calabarzon ng bagyo at posibleng lumapit pa sa Metro Manila. Ano pong ginagawa natin paghahanda, lalo't matataong lugar ito at malimit ay bahain? Tama po kayo dyan, Sir Rafi. Ang ating disaster councils for Calabarzon at NCR, pati na rin yung dyan sa May Bicol area in Central Luzon ay nakahanda na rin po para sa kahit anong maging epekto po nitong si Bagyong Julina. Ang mga paalala po ng pag-evacuate, ng posibleng pag-evacuate at yung pag-iwas doon sa mga delikadong lugar ay nailabas na din po natin sa ating mga kababayan. Kasado na rin po yung mga relief items, yung mga stocks natin na dito sa national level para in case na kailanganin ng ating mga local government units ang augmentation, maipapadala po natin kagad. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Maulan pa rin po sa maraming bahagi ng bansa dahil pa rin sa bagyong Julina. At makakapanayan po natin tungkol dyan si Chris Perez, ang Senior Weather Specialist ng PAGASA. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Chris. Si Connie po ito. Magandang tanghali rin po, Connie, at po ng ating mga taga-subaybay. Saan na po at anong oras po magla-landfall muli ang bagyong Julina? Connie, sa ngayon ay nananalasa ito dito sa may bandang Batangas area. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may vicinity na ng Rosario, Batangas. Pagkatapos mag-landfall sa may bandang San Juan, Batangas, kaninang alas 9 ng umaga. At dahil po dito, meron pa rin tayong nakataas na warning signal number 2, no? Sa Marinduque, northern and central portion ng Oriental Mindoro, northern and central portion ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, sa central and southern portion ng Quezon, sa buong Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, sa southern portion ng Bulacan, sa Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Samantala, warning signal number 1 naman nakataas pa rin sa La Union, sa southern portion ng Benguet, sa southern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Aurora, sa Pangasinan, Nueva Ecija, sa natitirang bahagi ng Bulacan, sa natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilo Island, sa Camarines Norte, sa western portion ng Camarines Sur, sa western portion ng Romblon, sa natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. So ito pong mga nabanggit nating mga may warning signals number 2 and 1, asahan pa rin ang masungit na panahon ngayong araw. Pag sinabi nating masungit, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagba sa low-lying areas, pwede rin magdulot ng mga pagguho ng lupa, lalong-lalong po sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Samantala yung hangin naman na dala ni Julina, no? Pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa mga light materials, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, maputol ang mga linya ng komunikasyon, matumba rin yung mga ilang uri ng halaman. Kaya as much as possible, habang nananalasa po sa kanilang lugar itong bagyo si Julina, stay indoors,
patuloy na mag-monitor sa update ng PAGASA at patuloy din pong makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Lalong-lalo na ngayong araw, no, inaasa natin na tatawirin nitong si Julina itong Batangas Cavite area. Opo, at nakakatama ba 8 landfall na itong si Julina, sir, no? Tama po, no. So simula nung naglandfall ito sa may bandang Hernani Eastern Samar hanggang kanina dito sa may bandang San Juan Batangas ay nagkaroon na po ito ng 8 landfall. At kung sakasakali, mm-hmm. yung pang-siyam na landfall na inaasahan natin dito sa may bandang Bataan Peninsula. Mm-hmm. Normally pagka nagla-landfall, 'di ba, parang nababasag yung lakas niya. Ganun ho ba kasi parang kung magiging pang-siyam na, hindi ba dapat mas humina na siya nang humina? Kamusta na ho ang kanyang lakas o yung meron pa bang nakataas na wind signal? Well, ang nangyari kasi, Connie, pag landfall niya dito sa Eastern Visayas, yung mga sumunod na kalupa na tinamaan niya ay may pagitan po na dagat. So, ang bagyo, isa po sa pinagkukuhanan ng enerhiya niyan ay yung mainit na tinatawag nating sea surface temperature ng mga dagat. Okay. Kaya hindi siya basta-basta agad humina or nabasag yung sirkulasyon. Pero inaasahan natin, no, ngayong araw sa pagtawid nito sa kalupa ng Southern Luzon area, mm-hmm. from severe tropical storm category ay posibleng ma-downgrade ito into a tropical storm. Okay. Pero dito po sa Metro Manila, may aasahan pa ba tayong mga bugso ng malalakas na hangin kaya at ulan? Well, hindi po natin nirurule out yan, no? Mm-hmm. Lahat, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi dito sa mga binanggit po natin na lugar na may warning signals number 2-in-1, dapat paghandaan din po yung mga pag-ulan at saka hangin na dalangan itong bagyo si Julina. Opo, at meron pa tayong isa pang bagyo na pumasok din sa PAR, yung bagyong Kiko. May nakataas na rin ho bang wind signal dahil po sa nasabing bagyo? Tama po, no? Minomonitor po natin yung typhoon na si Kiko. Nakahapon ng alas 5:30 pumasok ng ating eastern boundary ng Philippine Air Responsibility. Sa ngayon, wala itong direktang epekto. Wala pong nakataas na warning signal associated with Typhoon Kiko. Subalit inaasahan natin na posibleng mamayang gabi hanggang bukas ay magsimula na tayo magtaas ng at least warning signal number 1 muna dito sa ilang area sa Northern Luzon. Sapagkat inaasahan natin na posibleng tumbukin itong bagyong si Kiko itong bandang extreme Northern Luzon area sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Kaya aside from sa current bagyong binabantayan natin, manatili rin pong nakatutok yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa Northern Luzon area, sa mga update natin sa typhoon na si Kiko. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update dito sa Balitang Hali. Thank you, sir. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Mr. Chris Perez, Senior Weather Specialist ng PAGASA. Matapos ang quarantine, nasa taping bubble na sina Jennylyn Mercado at Cian Lim para sa upcoming Kapuso serye na Love, Die, Repeat. Ibinahagi ni Direk Irene Villamor sa IG ang paghahanda nila sa taping. Recently, ipinasilip din ni Cian ang kanyang mini gym sa balcony ng tinutuluyang hotel. Ilan pa sa mga makakasama nila sa serye sina Mike Tan, Valerie Concepcion at Gardo Versosa. Nelson Canlas, GMA News. Patay ang isang person with disability sa sunog sa Barangay Rizal sa Makati. Kinilala na siya ng kanyang mga kaanak. Kontrolado na ng mga bumbero ang apoy bago mag-alas 8 kaninang umaga. Inaalam pa ang saninang apoy at talaga ng pinsalang dulot nito. Binawi ng IATF ang dapat sana'y pagpapatupad ng General Community Quarantine o GCQ with Alert Level System sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, iiral pa rin ang Modified ECQ sa Metro Manila hanggang September 15. Pinaplansya pa raw kasi ng IATF ang magiging panuntunan sa GCQ with Alert Level System. Kung matatapos nila ang guidelines bago mag-September 15, ay pupwede na raw itong ipatupad. Habang hinihintay pa yan, bawal muna kahit alfresco dine-in sa mga kainan, pati na ang operasyon ng personal care services, gaya po ng mga beauty salon, parlor at nail spa. At dahil extended nga ang MECQ sa Metro Manila, extended din ang libreng sakay ng mga bakunadong apor sa MRT3 at LRT2. Sa LRT2, libreng makakasakay ang bakunadong apor mula po 5 a.m. hanggang 7 a.m., 9 a.m. to 5 p.m. at 7 p.m. to 9 p.m.
Sa MR3 naman, libre sila mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. hanggang September 15 din po yan. Ihanda lamang po ang vaccination card at ID para ma-avail ang libreng sakay. Naglabas ng sama ng loob ang ilang apektado na raw ang kabuhayan dahil sa pagbawi ng IATF sa dapat sanay GCQ ngayong araw sa Metro Manila at sa halip ay pagpapalawig pa sa MECQ. Tanong nila, ano ba talaga ang balak ng gobyerno para sa kanila? Balitang hatid ni Mai Bermudez. Excited nang magbukas muli ng kanyang Korean restaurant ngayong araw ang business owner na si Inchang Mendoza. Nagpa-meeting na, nagpa-general cleaning pa. Namili na rin siya ng stock na kilo-kilong karne at pang side dish na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Pero ang kanilang paghahanda, nauwi sa wala. Inanunsyo kasi ng Malacanang na hindi na matutuloy ngayong araw ang pagbabalik sa General Community Quarantine at sa halip, mananatili sa MECQ ang NCR. Tatagal yan hanggang September 15. O kung maipatutupad na ang Pilot GCQ with Alert Level System o yung bagong guidelines ng Granular Lockdown. Ibig sabihin ito, bawal pa rin ang indoor dining at alfresco sa mga kainan. Si Inchang, naglabas ng sama ng loob sa social media. Maraming nakarelate at marami talagang ano rin na naapektuhan na bakit ganito na lang? Ano ba talaga ang plano sa amin ng gobyerno? Ano ba? Hindi, ewan ko na rin eh. Dati kasi ayoko talaga nakikialam. Pero sa mga nakita ko pa, sa mga nangyayari kasi, sino ba dapat namin ano? Lahat na naman ng pagsunod, ginawa na namin. 32 staff sa restaurant ni Inchang. Lahat may kanya-kanyang kwento ng hirap at sakripisyo. Mahigit isang buwang no work, no pay. Lahat sila inaasahan ng kani-kanilang pamilya. Yung anak ko kasi nagkasakit, nagsabay-sabay po lahat eh. Doon ako na ano na na-stress na lahat ng ano, hindi ko na alam kung paano ko sila igapang. Yung ginagawa ko na nga lang dito, nangungutang ako kabilaan. Pero pag nagkakameron man ako ng pera, binabayaran ko na lang. Para lang may ahon at saka magkameron lang ng, ano, ng pangkain araw-araw. Ang pabago-bagong desisyon ng gobyerno, malaki raw ang epekto sa mga tulad nila. Iniisip ko, baka prank to, sana prank lang to. Kasi ako tulad ko, bumiyahe pa po ako, galing pa po ako ng Cavite. Sa totoo lang, nakakadismaya po. Kasi bakit pa dalos-dalos ng desisyon kung nagbigay na kayo ng unang informasyon sa amin, lalo na sa amin, sa mga mamamayan na nakamonitor sa gobyerno, di ba? Inaantay namin yung bawat kung ano ng estado. Kahit may diskarte ka po, hindi po sapat yung diskarte. Kulang na kulang po talaga. Panawagan tuloy nila sa mga gumagawa at nagpapatupad ng pulisiya habang may pandemya. Sana naman sa susunod, magbigay naman sila ng konkretong plano, ng maayos na plano. Parang kagaya na lang din kanina. Siyempre yung iba, wala naman din na dalagang pera. Siguro yung iba, pinangutang pa, pamasahe lang dito, makapasok eh. Diba? Wala pang reaksyon ukol dyan ng Malacanang. Pero una na nilang sinabi na patuloy pang dinidinig ng IATF ang opinyon ng mga Metro Manila Mayor tungkol sa pagpapatupad ng GCQ with Alert Level System. Mai Bermudez, GMA News. Bahagyang bumaba ang bilang ng bagong COVID cases sa bansa, 18,012. Pero ayon sa DOH, 13 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos. Mahigit 1.9 million na ang gumaling sa total cases. Ikalimang araw ng mahigit 150,000 ang active cases o nagpapagaling pa. Mas marami po ang mild cases, 92%, kumpara sa asymptomatic, moderate, severe, at critical cases. Sa Cagayan de Oro City, arestado ang isang lalaki na nagbebenta umano ng Peking vaccination card. Ang kanyang paliwanag sa balitang hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Natimbog ng pulis ang sospek na si Marjel Jacinto na taga Barangay 1 sa Cagayan de Oro City.
matapos mahuling nagbebenta ng peking vaccination card. Sa ikinasang entrapment operation na mga tauhan ng City Mobile Force Company at City Intelligence Unit ng Cagayan de Oro Police Office, positibong nakabili ang mga operatiba mula sa suspect gamit ang marked money na 3,000 pesos. Lahat ng brand, meron to sa kanya, lahat ng brand. So ito nga, nakita natin yung vaccination card niya is Sinovac, pero hindi pa siya vaccinated. Yung binili natin sa kanya, yung in-entrap natin sa kanya is Johnson. Johnson. Yes. But initially, kahit anong brand, pwede. Marami na daw ang nabentahan ang suspect ng mga peking vaccination card. Depensa ng suspect. Himo lang tulay ko or messenger sa mga taong gusto mag-avail og vaccination card para dili na magpa-vaccine ba. Kabilang ang kasong falsification of public document sa patong-patong na asuntong kakaharapin ng suspect. Ikinatuwa ng DOH sa pagkakadakip sa suspect dahil nababahala ang ahensya na baka mas dumami pa maging biktima nito. Aminado naman sila na nahihirapan sila sa pagtukoy o pagbeberipika ng tunay na mga vaccination card mula sa peking vaccination card dahil sa kakulangan ng safety features at yung iba ay wala pang QR code. Sa kasalukuyan, ginagawa na ng DICT ang database system na gagamitin sa pag-iimbak ng mga datos mula sa vaccination centers upang malagyan ng safety features ang mga vaccination card. Magpiki-piki gato na yung madawat, piki nga kinabuhi, piki nga katarungan, piki nga higayon. So rather go for an actual vaccination, magpabakuna tang tanan, kay kini siya makatabang na nato. Kung ikaw bakunado, ikaw protektado. Mga kapuso, maging mapanuri po tayo. Pandemic man, meron pa rin pong mga nagsasamantala. Sa Lapu-Lapu, Cebu, isa pong COVID patient ang nabiktima matapos mag-order ng oxygen tank online. Balitang hatid ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bistak. Kasalukuyang naka-isolate sa kanilang bahay ang 42 anyos na kawani ng isang warehouse company matapos magpositibo sa COVID-19. Napagdesisyonan ng crisis management team na isailalim siya sa home isolation matapos lagnatin ang 3 sa 6 niyang mga anak. Ang pasyente ay naturukan na ng second dose ng bakuna noong September 2. Noong araw ding yon, isinailalim siya sa swab test. Ito'y matapos magka-COVID-19 ang ilan sa kanyang kasamahan. Noong nakarang Biyernes, nahirapan na siyang huminga kaya humingi ng tulong ang kanyang asawa sa kanilang mga kamag-anak upang mabilhan ng oxygen tank. Iyang igagaw, among gikontak sila, ma'am. Unya, ipalit na yun sila o oxygen sa Facebook, ma'am ba, sa page. Unya, pagkuhan, ma'am, kay niingon man nga i-deliver daw diriha sa Lapu-Lapu City. Nya naghantod na lang og alas 11 sa gabi, ma'am, wala dyan naabot ang oxygen, ma'am. Nya naglisod na og ginawa kung bana. Ibinahagi sa Regional TV Balitang Bisdak ng asawa ng COVID-19 patient ang screenshot ng chat ng mga kamag-anak ng kanyang asawa at ng online seller ng oxygen tank. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na i-search ang online seller, subalit hindi na makita ang kanyang profile. Kontak sa iyang igagaw sa kwan, ma'am, sa feeds, ma'am, kay dili na sila makontak, ma'am. Muragi-block na sila, ma'am. Dahil hindi na mahagilap ang online seller, ang CSWD na ang nagbigay ng oxygen tank sa pasyente. Luan Merondina, GMA News. Napakasarap ng feeling para sa isang magulang na panoorin ang kanilang anak na matulog ng mahimbing. Pastime nga ito ng ilang celebrity mommies and daddies. Hindi rin nila pinalalampas ang precious moments na ito, tulad ng baby girl ni Drew Arellano at Ia Villania na si Baby Alana, also known as Duday. Sa isa pang post ni Daddy Drew, antok na antok si Duday habang kumakain. Duday, labanan mo yan. Duday. Ang video niyan, kinaaliwa ng gusto ng netizens. Hindi naman mawawala ang pagiging innate stylist ni Liz Uy na hilig bihisan habang tulog ang kanyang second baby na si Matias. Tulog o gising si baby, basta bawat monthly milestone may katumbas na food outfit si baby. Sa kuha na ito, sushi at dumpling si baby, carrots, burrito, little peanut, sunny side up, anyone? Priceless mommy and baby moment naman para sa Kapuso singers at mommy sa sina Aisel Santos at Maricris Garcia ang makitang matulog ang kanika nilang baby sa kanilang dibdib.
Nakatulog na nga si Baby Zandrine habang nagbe-breastfeed kay Mommy Aisel. Habang ang haba naman ng tulog at cute na botsyog ang dating ni Baby Adea Denise ni Mommy Marie Chris. Ever gorgeous naman si Luna ni Naraina Goncillo at Judy Ann Santos kahit pa natutulog sa isang throwback post. Katatibayan, GMA News. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa operasyon ng PNP at PDEA sa Zambales. 4 na Chinese ang napatay sa operasyon matapos umanong makipagbarilan. Balitang hatid ni John Consulta. Kalahating toneladang droga na nakakahalaga ng 3.4 billion pesos ang nasabat ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa bypass operation sa tabing dagat na lugar sa Candelaria, Zambales. Nakabalot sa mga vacuum sealed foil ang 500 kilong shabu na nakasalid naman sa asul ng mga sako na may markings na Thai. 4 Chinese nationals ang napatay sa enkwentro. Kinilalang sina Gao Manzu, Hong Jiangxie, Eddie Tan at negosyanteng Xu Yuha. Ang isa sa mga napatay, nakasuot ng t-shirt na may logo ng Presidential Security Group. Ayon sa PDEA, nanangunan sa operasyon sa ilalim ng kanilang Coplan Whisperer, nabisto ang resort at palaisdaan na ito ng mga Chinese na ginagawang fraud para makapagpapasok ng shipment ng droga na nanggagaling sa mga bansang kasama sa Golden Triangle. Coplan Whisperer, kung napapansin mo, parating lumalabas ito every time na mayroon tayong malalaking accomplishment sa PDEA. Si Taba, ang tinatawag namin, pumanaw na, kasama na sa encounter kanina dito, siya yung si Xu na binabangkit ni Director General Villanueva. And we believe siya yung matagal na nagpipinance ng illegal drug entries dito sa bansa. Mahaba-haba itong ginawa nating pagsubaybay dahil umabot pa tayo hanggang sa dulo, hanggang sa Pangasinan. Dahil itong grupo na to talagang mabigat yung lakad. Naharang naman ang PDEA sa SBMA gate ang 2 SUV sakay ang 3 Chinese na tumakas umano sa operasyon sa Zambales. Narecover sa kanila ang 70 kilo ng shabu na may kaparehas na packaging sa mga droga sa Zambales. Ayon sa PNP, malaking dagok sa mga drug syndicates ang na-intercept ng malaking shipment ng illegal na droga na may kabuang halaga na 4 na bilyong piso at pagkakapatay sa ilang main players ng grupo. And because of those unfortunate incidents, we have learned lessons from them. Itong operasyon ito, ito yung patotoo na talagang napakaganda ng aming relations bukod sa poster brother ko tito si Wilkins sa PMA. Pero aside from that, kailangan naming magtulungan. Hindi lang yung paghuli doon sa mga pusher or trafficker, kundi dapat talaga yung supply line ang mabira natin. Ito nga yung magandang nangyari. John Consulta, GMA News. Sa kanyang lingguhang Talk to the People na umere po ngayong umaga, pinasalamatan ni Pangulong Duterte ang PDEA at PNP sa matagumpay na drug operation sa Zambales, kung saan nasabat ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabu at napatay pa ang 4 na Chinese drug suspects. Kabilang po sa mga nasawi ang itinuturing na isa raw sa pinakamalaking drug importer sa Pilipinas na si Yuhua Xu. Giit po ng Pangulo, hindi man niya gustong masaktan ang mamamayan ng ibang bansa, kailangan protektahan ang kapakanan ng Pilipinas. Kasabay niyan, nagbabala siya sa mga patuloy na nasasangkot sa kalakalan ng ilegal na droga, lalo na sa mga Pilipino na madadawit sa ibang bansa. Pag isang Pilipino pumasok diyan, gunggong talaga yan. Makikipagtulungan daw sa Senate Blue Ribbon Committee si dating Presidential Economic Adviser Michael Yang. Sa pahayag na ipinadaan sa kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortune, wala raw nakuhang sabpina si Yang na nagpapadalo sa kanya sa Senate investigation. Ayon kay Committee Chairman Senator Richard Gordon, 2 sabpina ang ipinadala sa bahay ni Yang sa Forbes Park. Kahapon, inirekomenda ng Blue Ribbon Committee ang pagpaparesto kay Yang bunsod ng hindi niya pagsipot sa investigasyon ng komite sa pagbili ng gobyerno ng umunoy overpriced medical goods. Humihingi si Yang ng paumanhin sa hindi pagdalo sa mga naunang pagdinig at nangakong sisipot na siya sa susunod na pagdinig. Ninaakaw ang cellphone na gamit sa live online selling ng isang seller sa Caloocan. Yan at iba pang nakawan sa ilang bahagi ng bansa sa balitang hatid ni June Veneracion. Nagtago ang 3 empleyado ng pawn shop sa Kawayan, Isabela.
nang makita sa bintana ang isang lalaki na may parang itinututok. Ang sunod na nakita, ang pagpasok ng lalaki. Maiksi lang ang video dahil pinutol daw ng lalaki ang kable ng CCTV camera kaya hindi na nakuhanan ang mga sunod niyang ginawa. Batay sa investigasyon ng pulisya, nilimas daw ng suspect ang nasa 100,000 pisong cash at alahas. Yung initial investigation po natin through the CCTV and through witnesses, na-establish po natin na inside job po yung nangyaring robbery dito sa pawn shop na to. Ang kasabwat daw ng suspect, isa sa mga babaeng appraiser na kanya umanong karelasyon. Bago pa man pumasok ang hold-upper, nakabukas na daw ang main door, secondary door, pati ang vault ng pawn shop. Wala rin daw ang gwardiya sa kanyang pwesto. Tusan po itong security guard ng nasabing pawn shop na bumili ng pansit which is about 100 meters away from the pawn shop. Hinahanap pa ang hold-upper. Kalaboso naman ang kanyang kasabwat na sinampahan ng reklamong robbery with intimidation. Ayaw muna siyang pangalanan ng pulisya. Sa panayam namin sa telepono sa hepe ng Cagayan City Police Station, sinabi niyang nasangkot na dati ang suspect na appraiser sa mga insidente ng mga nawawalang alahas sa pinagtatrabahuan niyang pawn shop bago pa man mangyari ang pang-hold up. Yung mga alahas po nilalabas po niya sa pawn shop, ano yung ilang sabi ng may-ari? Pinapatawad naman itong may-ari, twice na yata ng ginawa. At yun nga, ang sabi ng may-ari is talagang tatanggalin na sana siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng pawn shop. Sa Coronadal, South Cotabato, hindi pinalampas ng isang magnanakaw ang No Movement Sunday nang looban ng isang furniture store. Ayon sa may-ari ng establishmento, sinira ng suspect ang salamin at nakuha sa safety vault ang perang nagkakahalaga ng mahigit 14,000 pesos. Cellphone ang natangay sa isang tindera sa Maypaho, Caloocan. Ang kanyang live selling na uwi sa live stealing. Ang sumalisi sa kanya. Ay, maayos na ganyan, te. Lalaking nagkunwaring bibili ng rubber shoes na ang estilo daanan kaya, hanggang sa pag-eskapo. Daanan kaya, pre. Na i-record. Nag-iimbestiga na ang Caloocan Police. Ayon kay PNP Chief Guillermo Ilazar, ngayon pumasok na ang Burmans habang nasa pandemya, mananatiling naka-alerto ang puwersa ng pulisya para magbantay laban sa masasamang loob. Jun Veneracion, GMA News. Meron pong test run ng internet voting para sa mga overseas Philippine workers sa weekend. At para sa detalye, may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, ayon sa COMELEC Office for Overseas Voting, may 671 participants nang napili. Ang mga lalahok ay padadala ng email na may kasamang instructions ng kanilang mga gagawin. Pwede nilang i-download sa kanilang telepono ang mobile app o di kaya'y bumoto sa pamamagitan ng web browser. May mga personal na detalyeng hihingin sa app pero tiniyak ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez na pangangalagaan naman ang kanilang data privacy. Ang test voting ay mula alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas sa September 11 hanggang alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas sa September 13. Ang gagamiting mobile at web app para sa pilot test run ay mula sa kumpanyang Vote na nagsabing may karanasan na sila sa internet voting sa ilang lugar sa Amerika at Canada. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ang Commissioner in Charge for Overseas Voting, ipinakita ng pandemic na ang internet voting ay kailangan sa malapit na hinaharap. Malaking ginhawa raw ito sa mga overseas Filipinos, lalo na yung mga seafarer at mga hindi makakaalis sa kanilang trabaho kapag botohan na. Pero piniliwanag ni Guanzo na kailangan pa ng batas para sa internet voting, kaya hindi pa ito magagamit para sa eleksyon 2022. Kasama sa mga personal na criteria ni Guanzo sa pagsuri rito ay ang seguridad, access ng mga botante at gastos. Ayon naman kay COMELEC Office of Director Sonia Bea V. Lozada, may dalawa pang kumpanya nag-alok ng kanilang internet voting sa COMELEC, ang Indra at Smartmatic. At magsasagawa rin daw ang COMELEC ng test run ng kanilang applications sa buwan ding ito. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Patok sa netizens ang vlogging ng isang estudyante na magsasaka pa. Bukod po sa pagbabahagi ng kanyang buhay sa probinsya, isinusulong din niya ang kahalagahan ng pagsasaka. Kilala rin po siya sa balitang hatid ni JP Soriano. Naimbag nga aldaw kada kayo amin kakadwa.
Kat, kumusta kayo ditan? Kung gusto mo ng chill, probinsya vibe, mga plantito't plantita tips at Pinoy food mukbang, lahat ng yan matatagpuan sa vlog ng 21-year-old Igorot farmer na si Michael. Sa paggagawa ng video, ako po yung nag-video rin. Wala akong videographer. Yung mga tinatanim namin sa aming bukid, yun din yung hina-harvest ko para may iluluto ako. Noong nakaraang taon lang siya nagsimula sa paggawa ng videos, pero maraming netizen na ang narilak sa kanyang simpleng pamumuhay. Maraming mga nagko-comment, lalong-lalo sa mga taga ibang bansa, yung mga OFW, sinasabi nila na nami-miss nila ang Pilipinas. And yung parang mas maganda ang buhay ng probinsya. Bukod sa ani niya sa mga pananim, umaani rin siya sa pamamagitan ng views at subs sa YouTube. Ang pinagsamang kita, ginagamit niya sa kanyang pag-aaral. Yung mga module, ginagawa ko sa gabi po, sir. And then, pag umaga, doon na ginagawa yung mga sa bukid. Meron din kita sa YouTube, sir. Pero ang pinaka-inaasam niyang bunga, ang mahikayat ang mga kapwa niyang kabataang tingnan ang farming bilang kabuhayan. Bagamat aminado siya na mahirap maging magsasaka sa Pilipinas. Siguro, sir, dahil sa kulang ng suporta ang ating gobyerno sa pagsasaka. Pag may bagyo, luging-lugi po kaming mga farmers. Yung mga iba, pumunta na lang sa syudad para doon na magtrabaho at iniiwan na rin yung pagsasaka. Pero sa kabila ng mga hamon, tiyak pa rin si Michael. Nayayabong ang kanyang dedikasyon sa pagsusulong ng pagsasaka. Gusto ko pong subukan para ma-inspire din yung ibang mga kabataan. Ang mga magsasaka ay napakahalaga sa ating bansa kasi sila ang nagbibigay ng pagkain sa table. JP Soriano, GMA News. Top song of summer 2021 ng Billboard charts, ang BTS hit single na Butter. Ayon sa Billboard, number 1 ang Butter sa kanilang songs of summer chart bawat linggo ngayong taon. Balik number 1 din ang record-breaking single sa Billboard Hot 100 this week. Thankful naman dito ang Bangtan Boys, pati na sa love and support ni American rapper Megan Stallion na nakakolab nila recently para sa Butter Remix. Ikinasal na si Emily and Paris star Lily Collins kay writer-director Charlie McDowell. Ibinahagi ni Lily sa IG ang wedding pics nila. Anya sa caption, September 4, 2021 nang officially silang naging forever ng isa't isa. Nelson Canlas, GMA News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Para manatiling updated sa 24 oras na pagbabalita ng GMA News Teams, mag-subscribe lamang po sa youtube.com/GMA News. Bukas, Huwebes, balik na po sa alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang ating balitaan. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.